Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Mahirap pero masaya sa pakiramdam na nagagawa mong alagaan ang sarili mong anak. Na lahat ng mga nangyayaring bago sa buhay niya, nakakasama ka niya. Pero syempre, kailangan nating mga magulang ang kumayod para sa magandang kinabukasan nila. Kahit ang maging kapalit man noon, ang mawalay sa kanila. Dahil ang magulang, kayang isakripisyo ang lahat, alang-alang sa kanilang mga anak. Mga idol, ako nga pala si Pearly. Simple lang ang pamumuhay namin ng asawa kong si Elias sa Misamis Occidental. Isa siyang mangingisda. Habang naglalako naman ako ng mga tuyo at daing. Kahit barya-barya lang ang kinikita namin, masasabi kong masaya pa rin kaming dalawa. At mas lalong naging masaya yun nang magbuntis na ako sa una naming anak. Nang mga anak ako, mas lalong lumaki ang mga gastusin namin. Kaya naman sa kung sakaya, pero dahil sa magulang na kami, normal na maghangad kami sa mas magandang buhay para sa anak namin. Ay, sa wakas, nakatulog ka rin. Pwede na kitang ilapag ngayon sa tuyan. Nakauwi rin sa wakas. Maga naman yung matulog. Hindi ko man lang nabuhat. Naku, gigising ulit yan mamaya. Kaya mamaya mo na rin laruin ha. Kanina pa umiiyak dahil inaantok eh. Buti nga nakatulog na. Mukhang matibay nga itong ginawa kong duyan para kay Irene ha. Saka malaki eh. Hindi natin kailangan ayusin ulit. Pero siguro mas maganda kung ililipat natin ang pwesto to. Doon sana sa may bintana para mahangin. Pwede naman. Lalagyan ko na lang ng protection yung bintana para di makapasok yung mga lamok. Ayos yun. O ano, kamusta ang kita ngayong araw? Ay, ngayon, hindi malaki. Eh, kaunti lang kasi yung nahuli namin isda ngayon eh. Alam mo naman, swertihan lang talaga. Pero mukha namang kakasya sa atin to para bukas to. O ayan. Sige, gawa ko ng paraan para mapagkasya to. May libreng check-up naman sa bayan para sa mga bata eh. Mabuti na lang hindi pa tayo masyadong gumagastos sa gatas dahil nakadepende pa rin naman sa akin sa Irene. Yung diaper, ganun na lang ulit. Lampin. Pasensya ka na mahal ah. Hanap na lang ako ng isa pang mapagkakakitaan sa palengke para may dagdag sa kinikita ko. Ay, oo nga pala. May gusto sana akong pag-usapan nating dalawa eh. Sige, ano yun? Eh, meron kasing sinabi si Mariela na trabaho sa Maynila. Yaya daw. Malaki pa yung sahod, kaya naisip ko na baka pwede kong kunin. Sa Maynila? Eh, ang layo nun ah. Iiwan mo kami ni Irene dito? Wala naman akong ibang magagawa eh. Malaki yung sahod dun. 8,000 kada buwan. Libre ang bahay sa kapagkain ko. Pwede ako magpadala sa inyo kahit 7,000 pa. Sobrang laking bagay na yun. Pero may trabaho rin ako eh. Sino magbabantay sa anak natin? Pwede ko naman pakiusapan yung kapatid ko na dito na lang silang dalawa. Total naman, masyado na silang marami sa bahay nila nanay. Kaya dito na lang sila. May dalawa ka pang maaasahan. Sigurado ka na ba dyan? Ang dami kong nababalitaan na hindi magandang nangyari sa Maynila eh. Maraming kinikidnap. Tapos baka mamaya mapunta ka pa sa masamang ugali na amo. Kilala kita, magtitiis ka hanggat kaya mo. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya-kaya ko sarili ko. Saka, habang tumatagal, palaki ng palaki ang gagastusin natin kay Irene. Kailangan natin pag-ipunan yung pag-aaral niya. Yung magandang buhay na pwede natin ibigay sa kanya. Ayoko naman na magtiis siya. Pinag-iisang anak na lang natin yun eh. Mahal, sige na. Mayag ka na. Eh, paano kung ikaw yung mapahama? Elias, kaya ko sarili ko. At ano man ang mangyari kapag nahirapan ako, aalis ako kaagad. Kailangan ko lang talagang subukan. Para naman sa kinabukasan ng pamilya natin to eh, lalong-lalo na ni Irene. Ay, no. Pwede bang pag-isipan muna natin to? Hindi basta-basta yung gusto mong mangyari eh. Sige. Pero sana pumayag ka.
Dahil kailangan talaga natin to. Kailangan natin ng pera para mabuhay. Sa bandang huli, pumayag din si Elias na lumuwas ako sa Maynila. Napunta ako sa isang amo na biyudo at halos kasing tanda lang ng anak ko ang batang aalagaan ko. Mabait naman si Sir Adrian. Parati nga lang wala sa bahay dahil sa trabaho. Kaya halos ako na talaga ang nag-alaga sa anak niyang si Princess. Simula nang magtrabaho ako bilang yaya, isang beses sa isang taon lang ako umuwi sa probinsya. Mula Christmas hanggang sa pagsapit ng New Year. At dahil hindi pa naman uso noon ang mga video chat, sa tawag ko lang nakakausap sina Elias at Irene. Sa loob ng 10 taon, mas nasaksihan ko ang paglaki ni Princess. Pero hindi mismo ng anak ko. Maraming pagbabago kay Irene na ikinagugulat ko kapag nasa probinsya ako. Hindi ko man lang nakita ang unang hakbang niya. Ang unang salitang nasabi niya, ni hindi ako ang unang nakaalam kung ano ang paborito niyang pagkain. Ano ang pinakaayaw niya? Ano ang nagpapasaya sa kanya? Kung saan siya takot? Lahat ng bagay na dapat alam ng isang ina. Yun ang hindi ko alam. Ayos na yun, anak. Tapos, ilagay mo na yung mga damit mo dyan, ha? Saka mo babanlawan. Bakit mo babanlawan agad? Eh, hindi pa nga natin kinukusot. Unang banlaw lang yan, para mawala yung mga dumi sa kaalikabok. Para hindi ka na masyado mahihirapang kusutin. Oh, nakaready na ba yung sabon mo? Ito po, oh. Ayan. O sige, ilagay mo muna dyan. Ang dumi naman ng uniform mo. Ano bang ginagawa mo sa school? Naglalaro po. Naglalaro? Eh bakit parang sumuong ka naman sa mga putik? Lalo na tong puting uniform, oh. Ay, mabuti na lang at Pride detergent ang gamit natin. Dahil sa matinding mancha, all you need is Pride. O sige na, pigain mo na yan. Tama po ba tong ginagawa ko? Mm-mm. Pero pigain mo pa ng mabuti para mawala talaga yung mula, ha? Nakakapagod naman to, nanay. Ilang peraso pa lang ang napipiga mo, pagod ka na kaagad. Eh, bakit po kasi kailangan ako pa yung gumawa nito? Si Tita Rose naman po talaga yung gumagawa nito eh. Alam ko, pero para matuto ka. Kasi tayong mga babae, dapat marunong tayo sa mga gawaing bahay. Marunong tayong alagaan ang mga sarili natin. O, ikaw, ilang taon na lang, magdadalaga ka na. Dapat marunong ka nang maglaba ng sarili mong damit, lalo na ng panloob mo. Paano na lang kapag dinatnan ka na? Oh, ano yun? Kay tita mo pa rin ipapalaba yung pinagamitan mo tapos makikita niya. May dugo? Dapat po kasi, dito na lang kayo sa bahay eh. Para kapag nangyari yun, kasama ko kayo, hindi ako mahihiya. Babalik po ba kayo ulit sa Maynila? Oo, anak eh. Kailangan. Isang linggo lang ang pinaalam ko. Ay, tapos, sa susunod na taon na naman kayo makakauwi rito. Anak, ang mahalaga, nakakauwi ako, di ba? Saka, mahal ang pamasahe eh. Hindi naman sa kabilang bayan yung Maynila. Eh, bakit hindi na lang kayo dito magtrabaho? Parang si tatay. Anak, mas malaki kasi yung pinapasahod nila doon. O tingnan mo nga. Dahil sa sinasahod ko sa Maynila, nakakapag-aral ka. Nakakabili tayo ng uniform at gamit mo. Nakakain ka ng masarap. Hindi tayo problemado masyado sa pera. Hanggang kailan naman po tayo ganito? Eh, hindi ko pa alam, anak. Pero sa ngayon, kailangan muna natin magtiis, ha? Ay, kasi nanay, naiinggit po ako talaga sa mga classmates ko eh. Kapag foundation day, may nanay at tatay sila. Samantalang ako, si tatay lang yung nandun. Minsan pa nga po, kapag hindi talaga pwede si tatay, si Tita Rose na lang. Pakiramdam ko po tuloy, hindi buo yung pamilya natin.
Pasensya ka na anak ha. Wala naman tayong ibang magagawa kundi ang magtiis na lang muna eh. Buti pa po yung inaalagaan yung bata sa Maynila. Parati kanyang kasama. Parati mo siyang nalulutuan ng agahan bago pumasok. Hinahatid, tapos sinusundo sa school, tapos nakakalaro pa. Eh ako po, isang linggo sa isang taon lang po tayo nagkakasama. Eh anak, trabaho ko kasi yun. Kasi kapag hindi ko gagawin yun, wala tayong magiging pera. Saka diba, araw-araw naman akong tumatawag sa'yo. Iba po yung naririnig ko yung boses nyo sa nakakasama ko po talaga kayo. Pero sabi nyo nga po, kailangan talaga natin magtiis para makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya sige po, Nay, ayos lang. Alam ko naman pong hindi madali yung ginagawa nyo sa Maynila. Salamat anak ha. Halika nga dito. Tuturuan na kita magkusot. Sige po. Sobrang sakit para sa akin sa tuwing haalis ako at babalik na sa Maynila. Parating sinasabi ni Irene na huwag na lang daw akong umalis. Parating todo ang iyak kapag umaalis ako. Pero wala naman akong magawa dahil ang pagiging yaya ko ang bumubuhay sa amin. Gustuin ko man na umuwi na lang sa probinsya. Pero iniisip ko na baka hindi ko kitain doon kung ano ang kinikita ko rito. 8,000 kada buwan ang sweldo ko. May benefits pa ako nakukuha. May bonus at 13th month pay ako nakukuha. Libre ang pagkain at tirahan. At higit sa lahat, mabait at galante ang amo ko. Isama pa na sobrang bait at masunurin din ni Princess. Kaya kahit mahirap, tinitiis ko ang lungkot. Dahil kada uwi ko naman, ipinapaintindi ko kay Irene kung bakit ko yun ginagawa. Oh, Princess, ito na yung gatas mo ha. Inamin mo na hanggat hindi pa lumalamig. Yes, Yaya! Ang ganda naman ng mga gown mo. Itong dalawa ba yung susuotin mo sa birthday mo? Opo. Eh kasi gusto ni Daddy na dalawang susuotin ko. Ang grande naman pala ang birthday mo ha? I think so. Kasi ngayon ko lang ulit makakasama si Daddy sa birthday ko eh. Kaya gusto niya ng party talaga. Yaya, magiging pretty kaya ako sa mga susuotin kong gown? Oo naman. Magmumukha ka na talagang princess. Thanks, Yaya. Ikaw, may gift ka na for me? Gift? Oo naman. Sus, ako pa. Yaya, paano pala yun? Birthday ng anak mo rin, di ba? Oo, nagpaalam na ako sa daddy mo na baka pwedeng umuwi muna ako sa amin. Papaalala ko na lang ulit. Kasi alam mo naman yung daddy mo, naku misa malilimutin na. Ay, wala ka sa birthday ko? Sorry ha. Bawi na lang ako sa'yo sa susunod na taon, ha? Okay. Sige na. Inamin mo na yung gatas mo, tapos matulog ka na, ha? Okay. Good night, Yaya. Good night. Sir? Ba't gising pa ho kayo? May kailangan pa ho ba kayo? Wala naman. Bumangon lang ako para kumuha ng tubig. Si Princess, natutulog na ba? Patulog na ho. Pinaubos ko lang yung gatas. Bago ka magpahinga, silipin mo muna ha. Baka mamaya gising pa yun. Sige ho. Ay, nga pala sir, yung pinaalam ko ho sa inyo, yung pag-uwi ko po sa birthday na anak ko. Sa linggo na po kasi yun eh. Ay, oo nga pala. Nawala sa isip ko. Early, pasensya ka na talaga ha. Di mo na kita mapagbibigyan ngayon. Po. Birthday party kasi ni Princess sa linggo. Eh alam mo naman na ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya sa gamit niya.
Siyempre ako, magiging busy ako sa pag-entertain sa mga bisita. Lang titingin kay Princess. Sa susunod ka na lang umuwi sa inyo, ha? Pasensya ka na talaga. Sige ho. Salamat po, sir. Galing na ba ni eh? Sabi mo, pupunta ka sa birthday ko. Nag-promise ka pa nga eh. Tapos, hindi mo rin pala toto pa rin. Anak, pasensya na. Pero kailangan kasi ako ni Princess dito eh. Sabi naman ng daddy niya, pagkatapos ng birthday ni Princess, pwede ako umuwi dyan. Ha? Doon na lang tayo maghanda. Si Princess na naman yung inuuna mo. Bakit ba dati na lang siya? Di mo naman siya anak ha? Hello? Erin? Anak? Hello? Umasok ko sa kwarto. Palabasin mo, Elias. Kinakausap ko pa siya. Huwag na. Masama nang loob sa'yo ng bata. Huwag mo nang palalain pa. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag kang mangako kung hindi mo rin naman tuto pa rin. Hindi ko naman alam na hindi ako papayagan eh. Kasi noong una, umuuna yung amo ko. Saka, ano magagawa ko? Alam nga namang hindi ko sundin yung amo ko. Ang pinupunto ko lang, pinaasa mo yung bata. Alam mo ba na sinabi niya sa lahat ng classmates niya na magkakaparte siya dahil nandito ka? Sige nga. Ngayon, hindi ka pala matutuloy. Ano na lang sasabihin ng anak ko sa kanila? Ay, akala ko kasi makakabawi na ako sa anak natin. Hanggat yaya ang trabaho mo, hindi ka makakabawi sa anak natin. Dahil trabaho mo maging nanay sa ibang bata. Huwag ka nalang mangangako. Mas lalo mo lang pinapalayo sa'yo yung loob ng anak mo. Sige, bye. Elias. Hello? Elias? Dito ko nakita na lumalaki na talaga si Irene. Alam na niya kung paano magtampo at magalit sa akin. Kaya mas lalong naging mahirap sa akin ang sitwasyon namin. Doon kasi nagsimulang lumayo ang loob sa akin ng anak ko. Sa tuwing tumatawag ako, hindi na niya ako kinakausap. Kaya wala akong magawa, kundi ang hayaan na lang siya. Ito kasi ang mga isinakripisyo ko nang lumayo ako sa kanila. Lumipas ang 6 na taon, mas lalong lumayo ang loob sa akin ni Irene. Sa tuwing umuwi ako, ni hindi ko man lang siya nakakakwentuhan. Parati na lang kasi siyang umaalis sa bahay kahit nandun ako. At kapag umuwi, sobrang gabi na. Sinabi rin sa akin ni Elias na nagiging sakit na rin sa ulo ang anak namin. Parating kasama ang barkada at higit sa lahat, napapabayaan na rin ang pag-aaral. Alam mo ba kung anong oras na? Oo, alam ko. Oh, alam mo. Yun lang isasagot mo sa akin? Eh, yun lang naman yung tinatanong mo, di ba? Saan ka ba nanggaling? Sino kasama mo? Sino naghatid sa'yo? Ang dami mo namang tanong. Pwede bang bukas na lang tayo mag-usap? Kasi inaantok na ako eh. Ah, inaantok ka na. Kaya naisipan mo na umuwi. Ah, Diyos ko ka, Irene. Hindi ganito ang uwi ng babae. Paano kung may nangyaring masama sa'yo sa labas, ha? Wala naman eh. Huwag ka lang OA. Anong sinabi mo sa akin? Huwag akong maging OA? Oo. Minsan na nga lang kayo nandito. Ganyan pa kayo makipag-usap sa akin. Sisigawan niyo ako na parang napaka-responsable niyong nanay. Anong sinabi mo? Anong nangyayari dito? Ayan, ng anak mo kasi. Mukhang nawawala na ng paggalang sa akin. Nakalimutan na yata niya na nanay niya yung kausap niya. Siya na nga tong ginabi na OA siya pa yung galit. Hindi man lang niya ako tinanong kung bakit ako ginabi.
May ginawa akong project kasama mga classmates ko. Kailangan naming tapusin yun dahil ipapasa na namin yun bukas. Kahit na! Sana man lang nagpasabi ka. Kaya nga kita binilhan ng cellphone, di ba? Para matatawagan mo kami. Kaya ko ang sarili ko. Kaya? Pag hinarang ka ng rapist o snatcher dyan sa labas, kaya mo pa rin ang sarili mo, ganon? Wala namang nangyari eh. Kailan ka ba talaga aalis? Alam mo bang tahimik ang bahay kapag wala ka? Bumalik ka na nga ron sa alaga mo. Mas importante naman siya sa'yo, di ba? Kasi mas magaling kang maging yaya kaysa sa maging nanay. Tama na yan, Irene. Pagpahinga ka na. Ay nako, nayaan mo sagot-sagutin lang ako ng anak mo ng ganon. Kaya naman pala, pabalang ko sumagot yan eh. Kinukonsente mo. Hindi ko kinukonsente yung bata. Alam ko lang kung kailan ko siya pwedeng kausapin ng maayos na maiintindihan niya ang punto ko at ganun din ako sa kanya. Kung gagawin ko ang ginawa mo at sasabihin ko rin ang galit niya, hindi rin kami magkakaintindihan. Huwag mong sabihin hinahayaan mong umuwi yan ng ganitong oras palagi. Hindi ako papayag, Elias. Ngayon lang yang umuwi ng ganito. Alam mo kung bakit? Dahil ayaw kanyang makasama. Saka nag-text siya sa akin. Sinabi niya kung nasan siya, sino ang kasama niya at kung sino mga maghahatid sa kanya. Eh bakit hindi mo sa akin sinabi? Nagtanong ka ba? Ay naku, hindi mo alam kung ano ang patakaran dito sa bahay kaya sa susunod magtanong ka muna sa akin. Dahil sa ating dalawa, ako ang mas nakakaalam sa mga nangyayari kay Irene. Hindi ko alam kung sasama ba ang loob ko sa pamilya ko o intindihin ko na lang ang mga nararamdaman nila. Alam ko naman kasing nahihirapan sila na hindi ako kasama. Pero mas doble naman ang hirap na nararanasan ko. Pero tulad ng parati kong sinasabi, wala akong magawa. Isang taon na lang, magka-college na si Irene. At syempre, mas kailangan na namin ng malaking pera para sa pag-aaral niya. Kaya lang dumating na ako sa puntong gusto ko nang makasama ang mag-ama ko. Masyado na siguro mahaba ang 16 years para hindi ko masubaybayan ang paglaki ng anak ko. Para hindi ko maiparamdam sa kanya ang pagmamahal ng isang ina. Yaya, anong ginagawa mo rito? Eto, nahanda ko lang yung mga lalabhan ko mamaya. Kaya kung may marurumi ka pang damit dyan ha, ilagay mo lang. Okay na Yaya, nandiyan na lahat. Ay, labhan mo pala tong mabuti ha. May birthday party akong pupuntahan eh, kaya dapat malinis at mabango to. Madali lang yan. Walang problema pagdating sa bango. Kasi hindi kompleto ang paglalaba ko kapag hindi itong Charm Fabric Conditioner ang ginagamit ko. Kaya huwag ka mag-alala. Dahil mala 1,000 bulaklak ang magiging amoy ng damit mo. Magiging bango kabloom talaga. Naku, paano na lang kapag umalis ka na? Wala nang mag-aalaga sa akin. Parati mo namang sinasabing kaya mo na sarili mo, diba? Saka 18 ka na. Malaki ka na. Kaya mo na. Kahit wala ako. I think so. Kasi ang dami mo na rin namang tinuro sa akin. Marunong na ako maglinis, maglaba. Kahit nga pagluto, tinuruan mo na rin ako. Yun din kasi ang bilin sa akin ng daddy mo. Hindi dahil sa mayaman daw kayo eh, wala ka na dapat alam sa bahay. Babae ka pa rin kasi. Kaya tama lang na kaya mong alagaan ang sarili mo. Hinahanda mo lang ako. Para kapag umalis ka na, di na ako mahihirapan. Eh, parang ganun lang ha. Pero alam mo, Yaya, kung darating man yung araw na yon, yung gusto mo nang umalis, okay lang sa akin. Talaga? Ay, akala ko ba, forever and ever na ako dito. Kasi ako rin ang mag-aalaga sa magiging anak mo. Yaya, I was just like 12 years old when I said that. Siyempre, masyado pa akong attached sa'yo nun eh. So, ayos lang sa'yo ha? Of course! Sa bagay, pwede ka naman kumuha ng bagong yaya. Oh, no, no. Hindi ko gagawin yun. Gusto ko ikaw lang ang nag-iisang yaya ko. Walang ibang makakapalit sa'yo.
Napangiti naman ako dun, ha? It's true. You're the best yaya in the whole world. Kaya nga, forever ako magpapasalamat sa'yo eh. Kasi kahit na hindi ako nagkaroon ng mami, naranasan ko naman yun sa'yo. Talaga? Baka naman binabola mo lang ako, ha? Hindi ah. Mas kabisado mo pa nga yung ugali ko kaysa kay daddy eh. Eh ever since naman, ikaw ang nag-aasikaso sa akin. Kapag tahimik ako galing school, alam mo na agad na may umaway sa akin. Ikaw ang nag-aalaga sa akin kapag may sakit ako. And remember when I was grade 8? Yung may umaaway sa akin, nakita mo na tinulak niya ako tapos pinagtanggol mo ako. Sinumbo mo pa nga talaga siya sa principal. Kaya after nun, wala nang umaaway sa akin kasi natatakot na sila sa'yo. Mabuti naman kung ganun. Kaya nga sobrang pasasalamat sa'yo ni Daddy. Kasi naging mabait, masipag, at responsable ako dahil sa'yo. Kahit na ayokong umalis ka, okay lang sa akin kasi kaya ko na. Alam ko naman na may family ka rin na kailangan mong bigyan ng atensyon. Pero sana yaya, kahit umalis ka rito, hindi mo ako makakalimutan ha? Oo naman. Ba't naman kita makakalimutan? I will be okay. Kasi ikaw ang nag-aalaga at nagtuturo sa akin. Kaya kayang-kaya ko ng sarili ko. You don't need to worry about me. Basta, pwede pa rin kitang makausap ha? Pwede pa rin kitang makita. Siyempre naman. Kasi naging parte ka na rin ng buhay ko. Mula pagkabata hanggang sa ito, dalaga ka na. Ako ang nag-alaga sa'yo. Naku, kaya napaka-imposible makalimutan kita. Inisip ko na lang na kapag nakapagtapos na si Irene sa pag-aaral, saka na lang ako uuwi sa probinsya. 4 na taon na lang din naman ang ititiis ko. Pero isang tawag lang din pala ang makakapagpabago ng isip ko. Tawag mula kay Elias na sinasabing, muntik nang magpakamatay si Irene dahil iniwan ang boyfriend. Nang dahil doon, nagpaalam na agad ako kay Sir Adrian na aalis na ako dahil kailangan na ako ng anak ko. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Wala akong kaalam-alam na may boyfriend na pala yung si Irene. Kasi alam ko magagalit ka, kaya ako na lang ang mag-isang umayos ng lahat. Ilang beses ko nang pinagsabihan sa Irene na layuan yung lalaki. Pinagsabihan mo lang. Dapat dinisiplina mo. Kaya ayan tuloy yung nangyari. Kahit magsisihan pa tayo rito, wala na tayong magagawa. Nandyan na yan. Alam ba niyang uuwi na ako? Oo. Kaya nga umalis ulit eh, pero babalik din yun. Irene, buti naman at nakauwi ka na. Kanina pa kita hinihintay. Magpapahinga na ako. Sandali lang. Mag-usap muna tayo. Ayoko nga kasi sabi eh. Bakit ba ayaw mo? Hindi naman kita pinapagalitan eh. Gusto ko maintindihan ang mga nangyayari sa'yo. Tapos ano? Kapag naiintindihan mo na, nalaman mong mali ako, sisermonan mo pa rin ako, di ba? Anak. Ano bang ginagawa mo rito? Doon ka na sa Maynila. Hindi na ako babalik doon. Dahil mas kailangan mo ako ngayon. Talaga? Kung kailan naganda leche-leche na yung buhay ko, saka mo sasabihin yan sa akin? Hindi mo man lang ba naisip na baka kaya ganito ang nangyari sa akin dahil sa kagagawan mo? Ano? Ano bang akala mo na kayang tumbasan ng mga pinapadala mong pera yung pagiging nanay mo sa akin? Na okay lang na wala ka kasi nandiyan naman si tatay. Alam mo pa ba yung pakiramdam na kumpleto naman yung pamilya mo? Pero parang hindi! Kasi parati ka namang wala! Anak, alam mo naman kung bakit hindi ba? Ilang beses ko pinaliwanag yun sa'yo, anak. Pero ilang beses ka rin nagako sa akin na babalik ka na rito, na ibabaram na mo sa akin na may nanay ako. Pero wala, diba? At ang sinabi mo,
hindi mo rin naman tinutupad. Alam mo ba na sobrang, sobra-sobra ako naiingit kay Princess. Kasi nagawa mo siyang alagaan. Wala bang kabata? Kapag umiiyak siya, nagagawa mo siyang padahanin. Kapag nalulungkot siya, pwede kanyang yakapin. Eh ako, wala diba? May nanay nga ako, pero hindi ko naman mararamdaman. Kaya hindi mo rin ako masisisi kung bakit ikay ko lahat kay Ricky kung ano ang meron ako. Kasi akala ko siya yung kukumpleto sa pagmamahal sa buhay ko. Pero pare-parehas lang din naman pala kayo. Mas magagaling lang kayo magsalita. Anak, Irene! Hayaan mo muna yung bata. Wala na tayong magagawa. Bakit ba kasi parang ayos lang sa'yo lahat ng nangyayari, ha? Ikaw ang inaasahan kong magbabantay at mag-aalaga sa anak natin habang wala ako. Pero anong ginawa mo? Hindi ko na siya kontrolado kapag nasa labas siya ng bahay. Anong gusto mong gawin ko? Ikatayin ako yan dito sa loob. Ikaw ang tatay. Ikaw ang dapat mas maghigpit sa kanya. Binabantayan ko siya at hindi ko pinababayaan. Saka ba't ba ako lang ang sinisisi mo? Ba't parang ako lang ang may pagkukulang dito? Ikaw rin naman, ah. Ikaw ang parating wala rito. Na hindi mo nga nasubaybayan ang paglaki ng anak mo, eh. Dahil abala ka sa pag-aalaga ng anak ng ibang tao, samantalang yung anak mo rito, hindi mo man lang maalagaan. Sinabi nang kailangan ko nga kumita ng pera para mabuhay tayo. Puro na lang pera ang bukang bibig mo. At bakit hindi? Ano bang gusto mong gawin ko? Tumunga nga na lang dito sa bahay? Umasa sa mga kakarampot na pera kinikita mo? Ginawa ko yun para sa pamilya natin. Ang sinasabi ko lang, huwag lang akong sisihin mo rito. Kung mas nabibigyan mo lang ng oras si Irene, hindi mangyayari to. Kaya hindi lang ako ang may kasalanan dito. Ikaw din. Kahit na nakauwi na ako sa probinsya namin, hindi naging madali na ilapit ko ang loob sa akin ng mag-ama ko. 16 na taon ko rin silang hindi nakasama ng madalas. Ang daming pagbabago na ngayon ko lang nakita. Gustuin ko man magalit at sumama ang loob sa kanila, pero hindi ko ginawa dahil naintindihan ko. At isa pa, kung yun ang unahin kong maramdaman, hindi kami magkakaayos na pamilya. Ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanila ang pagmamahal ko. Mula sa pag-asikaso hanggang sa dahang-dahang pakikipagkwentuhan. Kinailangan ko kasi ulit silang makilala dahil marami na rin ang bago. Sa ngayon, medyo umaayos na rin ang pamilya namin. Nakakapag-aral na maayos si Irene, inaasikaso ko ang negosyo kong sari-sari store, at ganoon din si Alias sa trabaho niya. Sana magsilbing aral to sa bawat pamilya, na sana maintindihan ng mga anak kung bakit maraming sinasakripisyo ang mga magulang. At lahat ng ginagawa nila, para yun sa kinabukasan ng pamilya. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Dear IFM. Hanggang dito na lang. Pearly. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Epang pa good vibes? O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email. DearIFMStories@gmail.com O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.